Para madokumento ang lagsaw, pinuntahan namin ang lugar kung saan ito nakuna ng video. Hi, good morning, ma'am. Good morning, sir. May sinend sa amin si Ma'am Lucia na video ng Visayan spotted deer na that's very rare. Magpapasama sana kami para puntahan yung lugar na yon. Kasama ako doon nung time na pagkuha ng video na yun. So na-witness nyo talaga may spotted deer siguro just a few feet away from you na nakikita nyo? Opo, sir. Last 2 months daw nakita pa nila. Nandito na tayo no, sa lugar kung saan may sightings ng mga Visayan spotted deer. And look at this. Naglagay na sila ng mga signages here. It's like a warning na bawal mag-hunting ng mga animals. And ito yung hinahanap natin. It's a very rare mammal. Sana makita natin. Meron kaming shoot day and night. Hinahanap namin. We also got a very good wildlife videographer with long lenses. Nabigo kami nun eh, no? Ang nakita lang namin are skulls and antlers of the Visayan spotted deer, mga basyo ng shotgun, nagkaroon kami ng false sightings. Wala kaming nakita. Hello po! Ay, si Dr. Nielsen po, no? Sir, dito nga ba yung ano, yung nagpakita yung mga usa? Nung nakaraang, mga tatlong buwan nakaraan, sir, nakita namin dito yung usa, sir, mismo. Mm-hmm. Sumasama sa kambing namin. Mm-hmm. Nahabol niya. Isa lang siya? Opo, isa lang. So anong itsura niya? May spots siya? Opo, spotted sa kumecha. Gaano kalapit nyo na nalalapitan? Diyan po, sa tinatayuan niyo po. Ganyan? Opo, opo. Hindi tumatakbo? Hindi po. Ilang days siya nagstay dito sa lugar niyo? Mababa din po. Mga tatlong buwan siguro, dalawang buwan. Amazing. Unbelievable. Kasama po mga kapatid. Sobrang irap niyan and never mo expect na gawin ng isang wild na usa yan. I have doubts in my mind na pwedeng alaga ito na nakatakas. May kwentong agresibo raw ang lagsaw na nakunan sa barangay. Ay pipilay-pilay yung kalabaw nyo. Tinungay ng lagsaw. Paano nyo nalaman na lagsaw ang umano yung, nito? Yung ano, Dok? Dito malalim ang ano yan do? Ang butas? Butas yan. Baka yung nadaling nerve niya. Pero sino pong nakakita na sinuwag? Yung asawa ko daw. Nakita talaga nila yung lagsaw. Alas 7 ng gabi. Very unusual na mangyari itong ganitong pangyayari. No? So there is something wrong with the behavior of this Visayan spotted deer na nakikisalumuha siya sa mga kambing. Umaatake siya ng mga ibang domestic animals tulad ng kalabaw. Hey Jojo, ito din po ba'y nasuwag ng lagsaw? Saan po? Ayan, scar na lang. Dalawa? Paano niyo po nalaman na talagang lagsaw ang nagsuwag dito? Kasi nakita lang namin. Kailan nangyari ito? Sang June din. Palagay nyo pareho yung usa dun kila ano, Christina at saka yung gumawa nito? Gagamutin ko na rin ang mga nasugatang hayop. Yung usa na yan, dati, sa kanila na ito na tirahan, wala pa kayo, nandito na yan sila. Kaya sabi nila, ang gawin sa usa ay alisin. Hindi pwede kasi sa kanila itong tirahan na ito eh, ito na area. Wala na silang iba na mapuntahan kasi doon hinahunting sila. Tapos dito na lang naisipan nila na kaya huwag niyong galawin ng usa na yan. Hindi namin nakita ang lagsaw sa barangay. Pero
sa isang rescue center, pinaparami raw sila. Hi, hi Dino. Kumusta? Oh, it's been a long time since I've been here. If there's any other health issues with your animals, then you know, I can sure help. We're gonna have some today. Kailang ilipat na raw ang dalawang juvenile male para maiwasan ang inbreeding. Hindi natin kailangan gamitan to ng ano no, ng tranquilizer kasi sobrang ano lang yung procedure natin, sobrang bilis lang, huliin lang sila tapos ililipat sa nearby enclosure. Okay. Game. Safety, the legs, the legs, the legs, the legs, the legs. Transfer na. Okay, transfer. Sa tubig kasi ang init ng katawan niya. Soak lang. 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3. Kita mo, yung pag-release natin, hindi kagad siya gumalaw. Nag-play dead siya, no? Which is one of the instincts or behavior of a wild animal na magpapatay-patayan siya, pero nung nakita niya safe na, tumakbo na kagad. Ah, that was scary. Huh? Kasi high strung ito mga animals nito. We're down with one. One more to go. Dali niya na init. Ano niyo muna? Itubag mo. So, meron tayong isang procedure na gagawin dito, yung ear tagging, ano? Ito yung form of identification para malaman natin kung kanino siya magulang, pang ilang generations na. Yun! Good. Okay. So mabilis na mabilis lang. So sobrang cute ng mga deer na ito na you know, everybody in this organization wish that someday they'll be released back into the wild, and with those tags there, alam natin na galing yan dito, mamomonitor din sila na ito si 100, si Samian, now nasa wild. That's all our dream, right? Yeah, definitely. Ang malaking problema, wala nang lugar kung saan pwede silang i-release. Dahil bukod sa pagkaubos ng kagubatan, marami rin sa kanila ang nagiging biktima ng pangangaso. Endemic sa Negros at Panay ang Visayan spotted deer, kaya naman mahalagang maparami pa rin sila. May mga lagsaw na nanggagaling sa bundok na bumababa sa di pa nalalamang kadahilanan. Sa ngayon, ang dapat na siguruhin ay maging ligtas ang mga lagsaw sa kanilang tirahan